Welcome back mga sir. Andirito na tayo sa ating third part o last part ng ating NMAX overhaul. So ano pang iniintay natin? Gawin na natin. Let's go! So, mag-a-assemble na tayo ng NMAX. So, sa pag-a-assemble, sir, unahin natin yung crankshaft bago natin siya ikasa. Alalagyan muna natin ng oil o lilulubricant natin yung bearings. Yung mga bearings niyan. So, after natin siya ma-lubricate, malagyan ng langis. Lalagyan na natin sila ay lalagyan na natin ng silicone gasket or high temp gasket. Ang mainam dyan sa gasket na yan, habang umiinit yung motor, kumakapit siya. Yan ang katangian ng silicone gasket. So pag maglalagay tayo niyan, make sure lang na malinis yung crankcase. So kung ako, nagkakasa ako sa left side ng crankcase ng motor na NMAX. So para hindi masayang at para mukhang malinis yung gawa nyo, yung silicone gasket, may takip na matulis yan. Gugupitin nyo lang yung dulo, tapos yun yung gagamitin nyo sa paglalagay. After nyo malagyan, kakabitan natin yung crankcase right. Tapos lalagyan natin ng oil yung crankcase right. Ilalagyan ng bearing para pagpasok ng bearing smooth siya. So gagamit tayo ng plastic mallet o rubber mallet. Pupukpukin natin ng konti para maglapat. So pag naglapat yan, saka natin siya ituturnilyo ng 8mm. So pag naturnilyo natin sa paghihigpit, clockwise ang pihit. So sa mga itong matutong mag-ayos ng motor na NMAX, ito po isang tutorial na para po sa inyo. Sa mga gustong matutong magawa ng motor, panoorin niyo po itong aking video. After natin matornilyo, ang susunod naman natin yung kanyang oil pump. Yan ang oil pump set. So sa pag-assemble, may pagkakasunod-sunod din. Sunod natin yung kanyang cover. Tapos gamit tayo ng konting pukpok para maglapat. Pasok na natin yung 8mm na tornilyo. So sa mga gustong matuto, ito pong video tutorial po na ito ay para po sa inyo.
sisiguraduhin po natin na maigpit yung mga ating tornilyo. So after natin ni tornilyo, ikakabit po natin yung kanyang center stand. Pag ikakabit niyo yung center stand para di po kayo malito, yung tinatapakan po para umangat, yun po yung nasa parting kanan. Nasa parting kaliwa. Kaliwa po ng motor. O lagyan natin ng shear clip. Tapos ibalik natin yung kanyang spring. So sa pagkakabit ng spring, kailangan nyo lang ng mahabang screwdriver. Tapos batakin nyo lang po kagaya ng ginagawa po. Medyo matigas pong ikabit yan, kaya kailangan po natin ng mahabang screwdriver. So after natin yung mga ikabit, sunod na natin yung kanya timing chain. Pagka nailagay na natin yung timing chain, lalagay na rin natin yung kanya guard, yung pinaka depensa niya dyan para hindi tumalon yung kadena. Ang trabaho nun, siya po yung magpo-protect na hindi mag-jump yung kadena po natin kahit po naglulus. Pag matagal po, siyempre lalawlaw. Siya po yung magpo-protect para hindi po tumalon. Kasi pag tumalon po, mawawala po sa timing yung motor. So, pwede po siya masira pag nawala sa timing. Susunod na natin yung kanyang chain guide. So, meron niyang Allen bolt, ay Allen screw or Allen nut na 5mm ang sukat. Yun po ang gagamitin nating tools para ipitan po siya. So pag magkakasap po kayo, make sure lang po lahat maiikpit po sa loob ng makina. Hindi po pwedeng hindi maiikpit. Kasi pagka nag-vibrate po yung motor, pagka hindi po maikpit, lumuwag, masisira po yung motor. So, sa loob ng makina, kailangan po maihigpit lahat sila. Sunod na natin yung kanyang one-way bearing, yung gear para sa starter. Tapos, meron siyang washer. Ay, kakasa na po natin. Tapos susunod natin yung gear, starter gear. So yung starter gear, kapag pinupush nyo po yung push start, sila po yung magkakaugnay para gumana yung starter po. Mapagalaw po natin yung crankshaft at piston. Kasi wala pong kickstarter ang NMAX. Tapos isunod na natin yung kanyang cover. Pagka nailagay na natin yung cover, atin na rin po siyang ipapasener o tutornilyuan. Ang sukat lang po niya na 8mm na bolt. Pagtutornilyo, palubugin nyo muna po lahat ng tornilyo bago nyo po higpitan. After nyo mapalubugin tornilyo, pwede nyo po silang sabay-sabay na higpitan na. Sa pag-iigpit, crisscross pattern,
yung pwede nyo pong gamitin sa pag-iigpit po. After natin maigpit ang lahat, susunod na natin yung kanyang CVT. Yung hawak ko pong yan ay tinatawag na backplate. So, isusunod naman natin yung pulley, lalagay na natin yung roller. Yung puti na yan, yan yung roller o bola na tinatawag. So, huwag niyo po i-skip yung video para matuto po kayo kung paano gumawa ng motor na NMAX. So, pag nalagay na natin yung bola sa pulley, ikakabit natin yung dyan yung backplate. Tapos, lalagyan na natin ng bushing. So, ayan yung bushing. Kakabit na natin. Yan. After natin yung may kabit, susunod naman natin yung kanyang gasket. So, lagyan muna natin na triban o pandikit para pag nilagay natin yung gasket, hindi po gagalaw. Yun po yung technique para hindi maipit yung gasket. Sa version 2, ganyan din po yung ginagawa ko para hindi po gumalaw yung gasket. So, manipis lang ang pagpahid. Basta kumapit lang yung gasket. Kung mapapansin nyo, yung version 1, meron siyang, yung gasket niya, merong panggitna. So, kailangan natin ikabit muna yung pulley or di kaya yung torque drive. Yan yung hawak ko, torque drive. Bago nyo ilagay yung gasket. So, sa paglalagay ng belt sa torque drive, itwist nyo lang po. Tapos atake nyo para mag-loosen po yung belt. So, lagay na natin yung kanyang clutch belt sa kanyang drive face. Tapos i-tornilyo na rin natin. So, sa pagtutornilyo ng pulley, pwede po kayong gumamit ng pneumatic air impact or pwede nyo pong manual. Gagamit lang po kayo ng universal wide tools. So, sa ginagawa ko niyan, ginamitan ko ng pneumatic air impact. After nyan, pwede nyo na po siyang takpan yung crankcase cover. Tapos, lagyan na natin ng tornilyo. Tapos na natin lagyan ng tornilyo, kaya isi-center stand na natin para maikabit na natin yung kanyang gulong. So, pagkakinabit, para pag nagkabit tayo ng cylinder head, hindi po tayo mahirapan. Kakabit na muna po natin yung gulong. Tsaka yung kanyang swing arm. So, gamit lang po kayo ng plastic mallet o rubber mallet. Medyo pag nag-iisa po kayo, gumagawa ng motor, medyo mahirap po. So, gagamit po kayo ng mallet. Tapos, kabitan natin yung swing arm.
tornilyohan po natin na yan, saka yung sa gulong na 24mm. Ang sukat sa ng tornilyo sa swing arm is 14. At ang sukat naman ng nut sa gulong ay 24. So may washer yun doon, yung bushing. Kabit nyo muna, tapos sunod nyo yung pinaka nut na 24. Pwede nyo siyang gamitan ng pneumatic para mabilis po sa pag-iipit. So, pagka naigpitan nyo na, make sure na i-double check nyo pa rin po yung kanyang higpit. Baka po malimutan nyo kumalas po yung swing arm ng motor. Sira po yun. So, check nyo lang po siya kung may higpit na po siya. Tapos gamitan nyo po ng matter air impact para sureball na sureball yung higpit natin. Ganun din yung gagawin natin sa 24mm na nut sa may gulong. Iikpitan na po natin yan. You know. After natin maikpitan, tutungo naman tayo sa cylinder head. Yun naman ang ating gagawin. So, sa pagkakasan yan, sir, yung mga bearings ng motor, ilo-lubricate po natin sa kanyang cylinder block. So, unahin po muna natin yung gasket. After natin na mailagay yung gasket, mayroon po siyang tinatawag na dowel pin. So, kailangan po natin ng dowel pin yan para ma-align natin yung cylinder block at hindi po tumagas yung langis. So, papasok natin yung piston sa cylinder block. Kaya, kailangan may langis siya para hindi po masugatan yung cylinder block. So, sa pagkakasa po niyan, medyo konting ingat po kasi kapag na-compress yung piston ring at nasira po, magkakaroon po kayo ng loss compression, hindi po aandar yung motor kahit bago po yun. So kailangan po medyo maingat po tayo, kailangan hindi maiipit yung piston ring. So after noon, ilagay na natin yung isang chain guide. At kapag nilagay natin yung chain guide, check lang uli natin. Tapos, ginasa ko na sa labas yung gasket sa may cylinder head para hindi ako mahirapan sa pagpasok yung gasket. So, dowel pin ulit. Kailangan natin ng dowel pin para align na align siya. Bali, sa cylinder head at sa cylinder block, bali, apat yung kanyang dowel pin. Tapos, ikasa na natin yung cylinder head. So, sa mga gustong matuto magmotor, panoorin nyo lamang po ito. And don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell para sa mga basic tutorial natin ilalabas. Thank you.
So gamit tayo ng plastic mallet or rubber mallet, palapatin natin yung cylinder head at cylinder block sa crankcase. After nyan, ikakabit natin yung apat na washer saka yung apat na nut at dalawang stud bolt na saysay 5, 5mm. So ihigpitan natin. Pag ihigpit mga sir, crisscross pattern pa rin ang ating pattern na ginagamit. Ilagay muna natin yung nut at isusunod na natin nilagay yung timing gear. So ang kailangan yung tools dyan ay 12mm socket wrench or T-wrench ang gagamitin nyo sa cylinder head. Kinaberan ko ng karton tsaka ng box ng kahoy. Medyo iba yung araw against the light tayo mga sir, kaya hinarangan ko para makita po natin maigi yung ginagawa po natin. So sa pagkakasa, kailangan po naka TDC o top dead center yung piston. So paano po natin malalaman? Tanggalin po natin yung spark plug para makasigurado po tayo na nasa top dead center o TDC position yung piston. Ayan, sinusukat ko po ng screw. So after nyan natin masukat, ikakasa na natin yung kanyang timing gear. Double check ulit, baka nagkamali tayo. So kailangan naka TDC siya. So, ikakabit na natin yung timing gear. So, sa pagkakabit ng timing gear, may mga timing mark po yan sa timing gear. At yung may timing mark din dun sa cylinder head. So, pagtatapatin po natin sila. At sa modelong NMAX, meron po siyang decompression. Yan po yung timing mark ng timing gear. So itatamat natin sa timing mark ng cylinder head. Kailangan align po siya na naka TDC position yung piston o top dead center yung piston. So may decompression mechanism ang NMAX. Makikita yan sa ibang motor katulad ng Kawasaki Barako. Ang trabaho po niya ni para mapalambot yung pagsipa ng motor. So wala pong kickstarter ang NMAX, kaya po meron tayong decom kasi para hindi po mahirapan yung ating starter motor. Kaya may decompression po yung NMAX. So ipagtatapat lang natin yung timing mark ng timing gear sa timing mark ng cylinder head. Kasi pag hindi po yan nagtapat, may chance po na bumaluktot yung valve pag umikot po. So masisira po yung motor. Hindi po siya andar. Magkakaroon siya ng loss compression. Ang loss compression mga sir, pagbaluktot ng valvula or na-compress na yung piston ring, doon po nakukuha yung loss compression.
Yan, kailangan po natin siya ITDC. Yan, timing mark po. Tapos, saka po natin siya tutornilyuan ng 12mm na nut. So, gagamit po tayo ng socket. Wrench na 12mm. So, wag nyo muna po siyang hihigpitan pag nagkakasapu kayo yan. So, kailangan nyo pong ikabit muna yung kanyang tensioner pag kahigpitan nyo na po yung nut sa timing chain. Kasi po, kapag inigpitan nyo po agad yan at inunan nyo, tatalong po yung kadena yan. So, mawawala po yan sa timing. Kaya kailangan, ikabit po muna natin yung tensioner. Yan, ikakabit ko muna yung tensioner para may tukod niya na dun sa timing guide at hindi na gumalaw yung timing chain. So, kahit maghigpit tayo, gumalaw man siya, hindi po tayo mangangamba na mawawala po sa timing yung motor. So, sa pagkakabit niyan, pihitin nyo lang siya ng counterclockwise para humigpit yung spring ng timing chain. After nun, pwede nyo na siyang itornilyo. Pag natornilyo nyo na siya, ilusinep nyo na po yung spring para magkaroon na po siya ng tension doon sa timing guide. So, ganun lang po mga sir. Kabit nyo muna yung tensioner bago nyo po ikpitan yung timing gear. Tapos, huwag nyo pong kalilimutan yung goma. May goma po yung tensioner. Yan, binabaril ko na yung 12mm na bolt ng timing gear. Yan, maliit lang po yan. Sa NMAX, maliit lang po yung goma niya. Ang kapares niya yung mga Mio 125 tsaka yung mga Mio Aerox. So, after natin higpitan, ilubricate po natin bago natin takpan ng cylinder head cover. So, sa cylinder head cover, may gasket po. So, pwede po siyang mauna sa cylinder head or sa cylinder head cover nyo ikasa bago nyo ilagay sa cylinder head. Tapos, bago nyo tornilyo. Kung saan po kayo magiging komportable ng paggagawa o pagkakasa, pwede po yung mauna yung dalawa, alin dun sa dalawa. Kung sa cylinder head cover nyo ikakabit o sa cylinder head mismo yung gasket. After natin yan matakpan at mailagay natin yung kanyang apat na 8mm na tornilyo, ilalagay na natin yung kanyang water pump. Yung water pump niya mga sir, kung matatandaan nyo po yung 12mm na nakakabit sa timing gear, meron po siyang biyak sa gitna. So, yung biyak sa gitna, yung po yung lalagyan ng water pump para pag umiikot po yung motor, yung timing gear, umiikot na rin po yung water pump sa water jacket. So, ikakabit na natin yung water pump tapos tutornilyuan na natin siya ng tatlong 8mm. So, kailangan nyo maisentro yun mga sir. Pero hindi nyo rin po may papasok yung water pump pag hindi po rin nakasentro yun. Nakaangat yan, kaya hindi po yung maglalapat. So, kailangan na isentro siya para maglapat po siya. Tapos kakabit na po natin yung tatlong 8mm. So, hindi ko na ipinakita kung paano ko siya ikinasa. So, nailagay ko na yung engine dun sa may frame. So, ilalagay na naman natin yung kanyang mga wires. Stator coil, ilalagay na natin doon sa magneto. Stator coil, magneto, mga brakes. Isa-isa na natin siyang ilalagay. So, unahin muna natin doon sa may stator coil.
sa stator coil, meron siyang guard dun sa may pinaka wire. So, kakabit muna natin yon. After nun, kakabit natin yung tatlong tornillo dun sa stator coil na 5mm ang sukat na Allen bolt. So, ilalapit ko para makita po natin. Yan ang stator coil. So, kakabit na natin yung kanyang tatlong Allen bolt na 5mm ang sukat. Ang gagamitin natin yung tools. So, yung crankshaft na yan, yung lalagyan ng stator coil, meron po yan tinatawag na keyway o kunya. So, iingatan nyo po yun, huwag mawala, kasi kapag nawala, hindi po natin mabubuo yung motor. So, kailangan po natin yun. Kaya ilalagay nyo po yun sa may magnet. Yung magnet, yun yung yung kanyang magneto. Pag nagkakalas po tayo, doon po natin ilalagay lahat ng mga maliliit na bagay para hindi mawala. So, ihigpitan po natin yan para hindi po siya kumalas. Pag nag-vibrate po yung motor, kakalas po yan. Mag-iingay yan, tas masisira po. So, ihigpitan po natin ng mga tornilyo. Yan yung tinatawag kong guide dun sa may wire ng stator. So, ang sukat ng bolt niya ay 10mm. Para hindi lumawit-lawit at maikutan ng magneto, kailangan nakapix po yan. Yan po yung trabaho nung kinakabit kong parts.
After natin maikabit yung tornilyo, nakakasama dun yung guide tsaka yung sa falser. After natin maikabit, gagabit na natin yung kanyang magneto. Yan po nga ako, yan yung magneto. Yung magneto po, meron po yung parang guhit sa gitna. Yun po yung nilalagyan ng kunya. Kailangan magtama po siya. So, yun yung maglalak sa kanya. Yun po yung sinasabi kung kailangan ingatan po. Tapos, kabitan natin yung kanyang nut. Ang sukat po ng nut niya ay 17. So, pagtapos natin ilagay, pag ginikpitan po natin, kung wala po kayo pneumatic, pwede nyo pong gumamit ng universal white tool. Kung wala po kayong pneumatic, air impact. So sa akin may air impact, so gagamit tayo ng air impact pneumatic. Tapos kagabit natin yung kanyang pinaka-pan. Sa kotse may mga pan, dito sa motor may pan din po. Yan po yung tumutulong sa cooling system ng motor ng NMAX. So, may radiator siya, meron siyang pan. Yung itim na po yan, yan yung pan. Siya po yung nagpapalamig din po. Kung mapapansin nyo sa mga sasakyan, may mga auxiliary pan sila. Sa motor meron din po. Siya naman, sumasabay na siya dun sa ikot ng magneto sa kanang crankshaft. Siya yung nagpapalamig dun sa may radiator. Ang cooling system ng NMAX is liquid cool. So, kailangan natin ng radiator sa kanang coolant sa pagpapalamig sa kanyang radiator pan. So after natin yan may kabit, ilalagay natin yung kanyang radiator. So, install muna natin yung paglalagyan ng radiator, yung kanyang housing. So, tornilyuan natin siya ng 8mm. Sa mga bagong nagagawa ng motor, para hindi po kayo malito, after nyo baklasin yung pyesa ng motor, ibalik nyo po dun sa may lalagyan niya para hindi po kayo malito sa pagbabalik ng mga tornilyo. Huwag niyo po siya pagsamasamahin. So, segregate niyo po yung parts by parts para hindi po kayo mahirapan pag magsasoli na po kayo ng pyesa ng motor. Pero kung matagal na po kayong gumagawa, wala po sa inyong problema. Pero kung mga bago-bago lang po, yun po yung tip ko sa inyo pag-ayos ng motor.
after natin mailagay yung housing ng pan ay ng radiator, susundan natin yung radiator. So ikakabit muna natin yung kanyang mga hoses. Yung hose ng radiator kailangan po hindi po siya naiipit, saka medyo sakto yung tigas at lambot niya para hindi po siya mag-overheat, o yung pag hindi maganda pagkakalagay, tutulo naman po siya, tatagas yung kulat. So kailangan po natin na maayos yung paglalagay ng hose. Sa hose, hindi po siya pwedeng maipit, kasi pag naiipit po siya, hindi po makaka-rotate yung kulat po. So kailangan po natin maka-rotate yung kulat, kaya i-inspectin po natin kung napipilipit yung hose. So sundan nyo lang po yung hose kung papipilipit siya. Pero may ikli lang naman yun sa motor, so hindi po yan masyadong napipilipit. Ang naiipit po dyan yung manipis, yung maliit na hose, yung galing dun sa reserve, yung galing sa may radiator papuntang reserve, yun po yung naiipit, hindi po nakakaikot. So inspectin nyo po yun. So after nyo yung malagay, tornilyo nyo na po yan. Thank you.
Pagkatapos niyo pong matronilyo yung radiator, ay susunod naman natin yung cable na brake sa likod, yung rear brake, para hindi maipit. Pag naipit po kasi yan, medyo magkakaproblema po tayo sa preno. So, ikakabit na po natin yan. Sa case po ng motor ni sir, medyo pud-pud na po yung brake pad. So, ini-explain ko na po sa kanya yung papalitan, yung isasabay niya sa pagpapalit. So, after natin niya ma-install, ikakabitan natin yung ibang mga parts.
after natin maikabit yung kanyang brake pad, ay kakabit na natin yung kanyang muffler. Yung muffler or tambucho. So, sa mga nakapanood dun sa aking video na paano magpalit ng brake shoe ng Aerox, di same lang po yung procedure na ginagamit ko. So, kailangan muna natin turnilyan yung sa muffler sa likod ng isang piraso para hindi po siya malaglag at hindi tayo mahirapan mag turnilyo dun sa 12 mm na nasa cylinder head. So, same procedure lang po yung ginagamit ko ron para hindi po tayo mahirapan. After natin mahigpitan yun sa cylinder head, pwede na natin higpitan yun sa may muffler sa likod. Yung tatlong 14 mm na nut, ay na bolt. So, hindi ko na naipakita yung pagbabalik ng plastic parts niya. Yung method na ginagamit natin, the same din dun sa paano natin siya binaklas, kung paano yung una nating inalis, yun yung huli nating ikakabit. So,
vice versa lamang pagka nagkakabit. So medyo mahaba, hindi na kaya ng ating memory card, kaya hindi ko na na-video yung part na yan. So itong part na to yung na-video ko, yung tapos na. So yan mga sir, hindi pa siya umaanda. So ngayon pa lang natin siya paanda rin. Titingnan natin kung may tumatagas pa dyan. Pero wala nang tagas po yan. So sa mga gustong matuto, please like and subscribe to my channel sa mga aking mga video tutorial, and comment down below para ma-improve ko po yung aking videos at kung paano pa po tayo makakatulong sa mga aspiring na gusto magmekaniko. So maraming salamat po sa panonood at sa suporta. Don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para updated po kayo sa mga video na aking ilalabas. So God bless po. Thank you.